pumasok si Attorney Ricky. Art, sige nga Art, bigyan mo nga ng konteksto Art, bakit, obvious no, obvious naman na medyo, ano na to, year-ended na. Pero Art, bakit bago tayo pumasok sa January, bakit kailangan magkaroon ng isang year-ender? At sa ating palagay, sinasabi nating victories of 2023. Any thoughts Art? Kasi, itong 2023 ang ikalawang taon ni Ferdinand Tumbong Marcos Jr. Eh siyempre, marami siyang pinagagawa. Eh kailangan ano, kailangan natin tilad-tila rin ito dahil marami na naman itong ano. Marami na naman po itong kabulustugan. Pero ang pinaka tampok sa 2023 mula talagang ano, talaga nagkakalas-kalas na 'yung ano, unity team. Hindi nila inaamin pareho dahil pareho pa sila nakikinabang, pero nagkakagatan na, talaga nagano, nagbabanatan na. Lalo-lalo na si Sarado Tae at saka si Tambalslo. Ang resulta niyan eh maganda rin para sa taong bayan. Kasi nga nasuspend din na 'yung SMNI. Ibig sabihin nagkakaroon na ng konting katarungan. Pinapasok na rin ni BBM ang ICC. Nagsimula na sila mag-imbestiga sa Pilipinas. At ang pinakauli, nagiging malinaw na 'yung paninindigan ni BBM na talagang ano siya, pivot US na siya. Kaya galit naman ang China. 'Yun ang sa tingin ko na ano, mahalagang talakayin natin. At para dito naman sa Amerika, ito 'yung unang taon. Unang taon natin, ano sa higit isang taon na tayo, nagbo-broadcast araw-araw. Kasi dati, itong aming vlog, ano lang eh, once a week eh. Pero ngayon, nag-aaraw-araw na tayo. At siyempre, tuwing Sabado, nilaanan natin yan para sa vlogger sa katotohanan. Okay, thank you. Thank you, Sir Art ng Los Angeles. Yan po. Yan po, contexting lang. Welcome back, Attorney Toto. Sige, bago ko ipunta yung tanong kay Attorney Toto at Enzo Recto eh. Aling Marie, sige nga. Same question, Aling Marie, no? Alam mo naman, Aling Marie, to be truthful, di ba? Marami tayong mga challenges this year, di ba? Tapos, nandiyan pa rin si Marcos. At recently, si Marcos nagpahayag ng mga success stories niya, no? Ilang man ba siya? Mga 19 trips? Ilang ano siya, marami siyang beses umalis ng bansa, around 4 trillion, tatlong bansa, inulit-ulit niya, Japan, US, and Indonesia. Essentially, sinasabi niya, pagkatapos ng marami kong trips, matagumpay. Marami tayong pera, ang inflation, okay lang. So, matagumpay ang 2023. So, para sa'yo, Aling Marie, bakit kailang pag-usapan ang political victories ng oposisyon itong 2023 as a year-ender? Para sa akin, Brother Adko, hindi pa rin ako kontento dito sa mga sinasabi ni Marcos eh. Kasi wala naman ako nakikitang pagbabago. Inet na makakita ako ng kagandahan, ang nakikita ko kawawaan. Kaya para sa akin, ang 2023, walang katagumpayan na nangyari. Sana pagpasok ng 2024... ito pa rin lahat ni Marcos yung mga pinagsasabi niya. At ngayon nga, ginamit niya pa yung pagiging bayani ni Dr. Jose Rizal. Huwag sana puro salita. Ayoko nang puro salita. Kasi pag puro salita, sabi nga, kapag puro salita, wala talagang nagagawa. Kaya hindi talaga ako, hindi ako believe. Wala pa akong kinabibiliban sa mga pinagsasabi niya. So, hindi pa rin ako niya makukuha, kumbaga, ang simpatya ko. Hanggat nakakakita ako ng kaawa-awang Pilipino, hindi makukuha ng kahit sinong mapagpangakong politiko ang aking prinsipyo at inindigan. Paninindigan ko pa rin na makipaglaban, maging kritiko, hanggat nakikita ko na may kaawa-awa sa mga Pilipino. Yan lang, kapatid. Ayun, thank you. Naninindigan si Aling Marie. Pag nagsimula ng conversation si Aling Marie at si Art, buhay na buhay po.
Kaya mga kaibigan, ha, sabi ko sa inyo, pasok lang po at pwede kayo magkomento rito sa mga accounts ni Enzo Recto, ni Atty. Toto, Aling Marie, Kapihan ni Art at Ago, o kina rin ni Roy, Roy Japan Tours. Sige, Atty. Enzo and ano, Atty. Toto, I'll put you on the spot. Bahala kayo mag-sapulan. Sige nga, cite to me, no? Mag-cite nga kayo ng isa o dalawa na sa tingin nyo tampok na political victory ng oposisyon, ha? Ng oposisyon. Ah, dalawa okay. Siya. Kala ko po siya, boss. Kasi kung siya, boss, mas madali na i-discuss yun. Wala. Wala ko nakita. Hindi, pahirapan ko nga yung oposisyon. Ang isa lang pag-usahan, bago ko lipas sa oposisyon, nais ko nang simula ng salitang ito na ang hindi marunong sumunod sa kanilang mga pangako ay higit pa sa mabahong lang mas malansang isda. Isang day kayo yun eh. Mga pangako nila. Kung papasalitain mo sila, sila lahat ay susunod, sundin daw. Sabi ni Martin Tabalus ng sumorte. Sabi naman ni Bibi, sundin daw si Rizal. Nasunod ba nila? Walang sanong. So ngayon, yan ang political victory natin. Yung hindi sila pagkapagbigay ng kanilang mga pangako. Number one sa ngayon na lumilitaw na uubos sa iba pag-isyo na isang malaking panalo ng oposisyon. Alam niyo kung ano? Itong pagkatapos ng bukas ay wala ng prangkisa ang mga jeepney drivers na 30,000. So ngayon, alam naman niya marami sa isyo. Yung alam niyo naman ang mga tao, itong mga kung narinig yung balita, nakikita nyo lang yan, nagmamarka ng mga driver. Nakikita nyo mga driver, ang tawag na BBM may traitor. Binoto na lang daw si BBM sa pangako na tutulungan sila. Asan ngayon ang pangako? Kaya sasabihin ko rin, ang hindi marunong tumupad sa pangako ay mas mabaho pa sa malansang isda. Yeah. Yan ang naruwan na problem yan. Tapos, panalo pa natin dito na nakikita ko, although matibay ng panalo, sulit ang panalo, kasi bakit? Ang taas ng pundasyon. Ang pundasyon natin ay ang away-away nila. Nag-aaway sila dahil sa pera. Dahil sa poder. Lahat sila ay gusto makukuha ng gano'n. So ngayon, hindi ko alam ito. Kung magiging tuloy ito, may balita na ko, may lalabas daw ito. Pero hindi naman, hindi ko naman yan, hanggang hindi ko makikita, hindi ko pinaniniwalaan na mayroon daw lalabas na video na nagpupulburon daw si BBM. Ay kung totoo, panakos, malaking panalo niyo dati. So, yung iba pang malaking panalo natin, yung naipakita din ang mga kapalpakan nila. Ang dami-daming kapalpakan, ang hirap bilangin kasi marami na. So, nakita ng bayan kung gaano nila na-strike isara ang mga confidential fund. Paano nila ginagamit ang mga makakaliwa o mga NPA o CPP-NDF para naman sila ay mabibigyan ng katarungan para kumuha ng confidential fund. Si BBM ang laki ng confidential fund niya. Nasa 4.5 million. Ngayon, kung titingnan ang pinakahuling decision ng Supreme Court sa confidential fund, it must have direct relation to law enforcement. So, ang tanong, yun. Ano bang law enforcement na direkta kung si BBM ang hawak kasi kinuha sa kasara? Kung si BBM naman ang problema natin, 4.5 billion pesos. Yan ang nakikita ng mga mamayan. At least, nakikita ko victory ng mga opposition. Nagiging mulat na sila. Marami na nakakaalam ngayon ano ang kaibahan sa ordinaryong appropriation sa national budget at ano naman ang kinataw na unprogrammed funds. Yung nakikita na nila ngayon, marami rin nakakaintindi ngayon na ginamit na lang nila ng distinction o uri yung program funds, program appropriation, saka program appropriation para ma-justify nila na maisama sa national budget. Kasi sa national budget po, kung magkano lamang ang inindurso ng Office of the President na budget, kung 5.7 trillion lang, hindi na pwede dagdagan ng government. Eh, ang kanilang mga project, infrastruktura, eh, lumampas na sa 5.7. So, ang ginawa nila, nakapag-isip pag matatalino may tinawag nila unprogrammed funds. Pero, meron pa rin nakalagay, nakalaan kung sa, para saan, saan lugar, may ba ito, o kalsada ba ito. Kompleto na rekado kung ikumpara mo sa program funds. Ang nagkakaiba lamang ay tinatag nila kung may available funds sa kagagamitin, kung may excess funds sa kagagamitin, sa ipapatupad.
kalooban. Ang galing-galing talaga nila. Ngayon, itong budget natin, as is in the past, kasi kita naman ng mga tao, yan ang picture ng opposition, ay ganito. Nakikita natin ang takbo ng ating pamahalaan sa nagkaraang mga presidencies kasama na si Diego. Na nabubuhay na mga Pilipinas sa utang. Every year in and year out, tuwing may budget tayo, hanggang sa ngayon, sa kasulukan para sa 2024, lumalabas sa 2+ billion pesos, a trillion pesos ang kukunin sa utang para tustusan ang ating budget. So, okay. Ibig sabihin, isa tayong bansa na nabubuhay sa utang. Hindi po lang kung paano po bayan. Yan lang ang yun. Na napakalaking panalo ng oposisyon. Dahil sa mga ito, sa lahat ng napaglaki, hindi lang tayo marami pag-iba. Marami lang rin nakakaintindi ng Pilipino ngayon. Ayun, yan lang po, ma. Punto. Maganda punto mo, Atty. Toto, no? Kumbaga, the fact na nakakapagsalita tayo, tapos the fact na naiintindihan na ng tao yung mga kabulastogan nila at corruption nila, malaking tagog pa yun. Sige, maganda. Umiinit na po ang mga discussion natin, mga kaibigan. Okay, sa mga nagtatanong dyan, no, paano kayo makakatulong? Tulong po kayo sa ganitong paraan. Share niya lang po. Share, subscribe. Ha? Patuloy po, kasi otherwise po, otherwise po, kakaloko yung nasishare po natin pag hindi po tamang vlog, no? Ito, comment sige nga. Comment din sila, mag-subscribe sa ating basahin mo, comment sila. Ayan, tama. Tama yan, Tori Toto. Comment section po, tuloy-tuloy lang papag-komento natin. Sige nga, uminit po discussion natin, ha? Sige nga, Attorney Enzo, ano tayo? Let's name names, no? Alam mo, ang tao naghahanap ng mukha, eh. Naghahanap ng mukha. Ito. Naghahanap ang mukha ng tao, eh. Attorney Enzo, mag-name nga tayo ng mga oposisyon na sa tingin natin, despite the fact na marami tayong challenges, no? Talaga nakausad tayo. Ibig sabihin, eh, yung agenda ng oposisyon, luminaw, tumapang at certain points. And any specific names or any specific issue na sa tansya mo, eh, pwede natin makonsider na victory for 2023? Okay ba na naririnig yung ano ko? Ang isang bagay na nangyari, matapos kasi yung election ng 2022, yung taong 2022 kasi parang grabe yung frustration ng natin, ano? Yung inaasahan nating maipapanalo ang ating kandidato, hindi nangyari noong 2022. So parang ang 2022 ay parang puno ng kawalang pag-asa. Ano? Parang ang lakas-lakas ng sinasabi nilang Uniteam. Kasi talagang nagkaisa yung Marcos, Duterte, Arroyo, at sila yung nangibabaw noong 2022. So parang yung panahon na yon, may pag-asa ba ang Pilipinas? Tapos biglang-bigla, nag-away ang Uniteam. Nag-away yung Uniteam, yung mga magnanakaw. Ang mga importanteng factors doon, unang-una kasi, napakaliit na ng pwede nilang paghatian, eh. Alam nyo, kapag ang resources ng bayan ay pakunti ng pakunti, ang gusto ng isang paksyon, suluhin na lang yon. Bakit pa ako makikipaghati sa iba? Kaya, kumbaga ang nangyari dito, ang Duterte ay ang Marcos nang maupo si BBM, sinabi niya naman yan, eh. Tinanong siya, hahabulin mo ba yung mga kaso ng mga korupsyon sa panahon ni Duterte? Ang sabi niya, hindi. Hindi na, nangyari na yan, eh. Nangyari na yan, ako ang papakialaman ko yung panahon ko. Kung mayroon mang korupsyon sa time ko, yan yung lalabanan ko. Pero yung nakaraan, tapos na yan, eh. So, pero, ang ibig sabihin din ni Marcos noon, parang ano yun, eh, ang bawat isa sa kanila may kanya-kanyang panahon. Yung panahon ni Arroyo na nagpakasasa na rin ito sa mananakaw sa bayan, tapos na siya, eh. Duterte naman, nagkaroon na rin ng panahon, nagpakayaman na siya, tapos na rin siya. So para sa Marcos at Romualdez, ito naman yung panahon nila. Kaya sinusulo ng Romualdez at ng Marcos yung malaking pakinabang na makukuha nila sa kabanang bayan. O naiitsapwera ngayon ang Marcos, ang Duterte at ang Arroyo. Kaya nagbabangayan. Kumbaga, ang inaasahan ng Arroyo at saka ng Duterte, kahati pa rin sila sa spoils.
doon sa mananakaw sa kabanang bayan. Ang inaasahan nila, parang hatian ng cake yan, halos pantay-pantay sila kasi lahat sila nagpagod. Hindi naman pumayag siyempre ang Marcos kasi panahon na nila to. Panahon na to ng Marcos at ng Romualde. So sila na yon. Inichapwera nila ngayon ang Duterte at saka ang Arroyo. Kaya yan nagbabangayan. So, ang bayan naman, nanunood lang tayo eh. Tayo sa oposisyon, pinapanood natin yung kanilang away. Ngayon, habang tumitindi ang away nila, habang tumitindi, nakikita natin ngayon, mayroong isang paksyon ng mga trapo na gusto nila kung ano yung nangyari nung panahon ng Duterte, ganun pa rin. Ay, syempre, itong si Marcos, siya na ang nakaupo eh. Hindi pwedeng yung mga issue nun kay Duterte ay siya ang magsapo. Halimbawa, yung sa war on drugs, ay ano naman talaga yon? Grabe naman yung krimen na ginawa ni Duterte noon. Kaya nga nagkaroon ng reklamo kontra sa kanya sa ICC. Siyempre si Marcos, magkakaroon ng pagpipino noon. Kaya ayaw niya na yung dating style ng tukhang. Ganon din naman sa ano? Ganon din naman sa China. Ayaw din ni Marcos na maging tulad ni Duterte na napakagarapal na maka-China. Kaya nagbago siya ng ano? Ng policy pagdating sa China. So lahat ng ito ay tagumpay na rin natin yan eh. Kasi hindi magbabago si Duterte, si Marcos ng policy sa China. Hindi siya magbabago ng policy sa drug war kung hindi dahil sa pressure ng mamamayan. Kasi talagang galit ang mamamayan sa pagkatuta sa China ni Duterte. Galit ang mamamayan sa tukhang. So kahit papano, binago ni Marcos yung ganyang mga policy. Pero ang hindi niya lang talaga binabago, yung korupsyon. Talagang sa kanya, okay na yan na baguhin yung war on drugs, baguhin yung stand sa China. Pero yung sa korupsyon, hindi pwedeng hindi magkaroon ng korupsyon. Yan talaga yung katangian ng Marcos at ng mga trapo eh. At ayaw niya nang pagbigyan ang Duterte at Arroyo kasi tapos naman na kayo. Panahon naman namin to ngayon. So diyan ngayon nagkaka ngayon ang problema dito, iniisip na rin ng Marcos at Romualdez yung 2028. Kaya nilalaro nila na si Romualdez, baka pwedeng ito na yung imanok natin sa 2028. Naramdaman yun nila Duterte at nila Arroyo. Kaya nagkakaroon ng mga infighting, yung mga away ng mga paksyon-paksyon ng mga trapong ito. So sa atin naman, nakikita natin yung away na yan na nasasamantala at nagagamit. Kumbaga nai-exploit natin yung cracks nila eh. So halimbawa sa confidential funds. So pwede tayong makipagkampe sa paksyon nila Marcos at Romualdez para tanggalin yung confidential funds ni Sara. Gayon din sa issue ng China. Pwede tayong magsuporta sa mga policies ni Marcos na medyo maganda at medyo pag-alis doon sa ginagawa ni Duterte. Ganon din sa war on drugs. At lalo na ngayon, na medyo pumuposisyon na yung Romualdez at Marcos na papapasukin ng ICC. At lalo na rin ngayon na yung mga makinarya ng Duterte sa fake news at disinformation ay kumbaga linalansag, binubuwag ng administrasyon. So, suportahan din natin yon. Yun ang ating mga victories eh. Kumbaga, ang Marcos, kahit papano, may mga clamor ang mamamayan na pinagbibigyan niya. Kasi nga, malakas ang pressure galing sa atin. Kaya yung mga policies ni Duterte na very clear na anti-people, medyo nagbabago siya doon. Kaya lang, hindi rin ibig sabihin niya na tudo-tudo tayong maniniwala sa administrasyong ito. Kasi hindi naman talaga ito tunay na makamamayan eh. Lalo na sa issue ng korupsyon, ano yan, napakatindi pa rin. Lalo na lang yung biyahe niya, tingnan nyo. 1.4 billion ang kanyang budget sa travel, sa 58% ang itinaas. At tama si Engineer Toto, galit tayo sa confidential funds ni Sara, pero 4.5 billion, nandyan pa rin ang confidential funds ni Marcos. Dapat ang confidential funds ay alisin sa lahat, kabasama na ang presidente. Hindi pwedeng vice president lang. At totoo din naman, ang laki ng budget ng mga kongresista sa pangunguna ni Romualdez. Ginagamit talaga yung pera ng bayan. So, ibig sabihin,
hindi pa rin tapos ang ating laban at hindi rin ibig sabihin na medyo sinusuportahan natin ang administrasyong ito sa mga medyo maayos-ayos naman ng mga policies niya. Hindi ibig sabihin yan na tayo'y ano na, todo-todong suporta na sa kanya. Kasi corrupt din talaga to. Hindi naman ito magbabago sa issue na yan. Anyway, so ibig sabihin, marami tayong tagumpay at na, pero marami pa rin tayong dapat gawin. Ayun, ano po ito eh, medyo, kaya magandang ganito klaseng discussion kasi ang hirap ni ano eh, ang hirap i-assess minsan, no? Kaya kailangan maraming mga vloggers na may katotohanan at may katapangan para mag-analisa. Sige nga, pwede kayong magsabay, Art and Aling Marie, no? Mapaglaro si Marcos eh, pero kung gigrade niyo si Marcos, ito ang grading system, no? Between A and F. A and F, yeah, no? Pagdating sa politika, mapaglaro si Marcos eh, di ba? Kung titingnan niyo, yung ICC papasok, di ba? Yung EJK medyo hindi naman ganun kalapastangan tulad nung kay Duterte. At sinasabi nga nila, anything or anybody na pumasok after Duterte, poging-pogi. So, pag i-assess nyo Aling Marit Art, pagdating sa politika, pagdating sa, sabihin na natin sa human rights, paano nyo i-grade si Marcos ngayon? Between A and F. F, mayor, A, super pogi. Kuya Art, ikaw muna. Art, ikaw nga. Sige, mapaglaro yan. Huwag na natin yung grading si Marcos. Paano mo i-assess si Marcos ngayon, Art? Ha? Sinasabi ng iba, si Marcos, smiley. Yung madiplomasya, magaling magsalita, hindi naman kasing bastos. O hindi, siya ba, comparable mo kay Duterte o hindi? Eh, pareho lang sila, ni Duterte. Unang-una, pinagpapatuloy niya yung patakaran ni Duterte sa foreign policy, yung we have no friends. Everybody is we have no enemies, everybody is our friend. Ano resulta niyan, no? Bagamat parang lumalabas na parang anti-China siya. Pero ano yan eh? Kumbaga sa parang hipon tulog siya eh. Sumasabay lang siya sa Agos. Eh, ang Agos ngayon, anti-China eh. Talaga yung mga Pilipino, galit na doon sa nangyari na sa loob ng 6 na taon, walang ginawa si Duterte kundi humuhimod sa pundilyo ni Xi Jinping. Ito naman si Marcos, kunyari lumalaban, humihimod naman siya sa pet ngayon ni Biden. Nag-iba lang klase ng tumbong eh. Dati si Duterte, tumbong na inchik ang inihimod. Ngayon, ito naman si Marcos, ang inihimod niya, yung pet na Amerikano. Kaya dahil diyan medyo bumubuhos yung suporta ng Amerikano sa kanya. Nagsimula na yung joint patrol noong November pa lang, no? Pero siyempre, ang problema diyan, ang Pilipinas na napapasubo. Tayo na naman ay sinusubo ng Amerika laban sa China. Ang resulta niyan, tayo talaga binabakbakan ng China. Yung Amerikano malayo naman sa kanila eh. Yung kalagayan eh. Kaya pente-pente lang sila. Ngayon, meron na naman tinutulak ang Amerikano. Tinutulak niya yung Japan. Pilipinas, Japan. Kayo lumaban sa China. Samantalang siya, tayo-tayo sa China. Patuloy siya na kukuha ng produkto. Hindi niya binabayaran yung utang sa China. Yun naman ang panggipit ng China sa kanya. Yun naman ang maraming problema. Kaya, mapagpanggap, tama yung sinabi mo, mapagpanggap si Marcos eh. Sa human rights, patuloy yung patayan. Umabot na nga sa malapit na mag 38,000 eh. Mahigit 30 na lang, mga 25 na lang, puro na. Namumuro na siya sa bingo, aabot ng extrajudicial killing. Sa ilalim ni Marcos, ng 38,000. Itong bago pumasok siguro, at saka hanggang mga unang buwan ng Enero, aabot na tayo ng 38,000. Kay Duterte, 36,000. Kay Marcos, 38,000. Pinag-iba nun? No? Tapos, utang ng utang, meron pa siyang maharlika pa, no? Nag
nag-iipon sila ng pera, monopolyo kapitalismo nga, no? Pero, imbis na yung pera, iayuda sa mga taong bayan, eh, nangyayari, wala. Kaya lalong sabi nga niyan, lalo sila nagkakagatan dahil inaangkin nila kapwa yung pera ng taong bayan. Yun naman na malaking nga, tagumpay ng sambayanan. Kasi yan yan eh. Tapos tayo dyan, nag-aagawan sila ng rekurso. Eh siyempre sa pag-aagawan nila, magpapataya yung mga hayop na yan. Aha. Okay. Thank you, Sir Art. Alam mo si Sir Art, mataas ang standard nito eh. Talagang mataas ang standard yan ng human rights. Kaya medyo ganun po ang kanyang analysis. Tatanungin ko about Duterte, Attorney Ricky and Attorney Toto, pero bago yan, babalik ako kay Aling Marie uli. Pagdating kay Marcos. Aling Marie, sige nga, mapaglaro itong si Marcos eh. Sabi ko nga sa'yo, hindi siya kasing garapal ni Duterte. Tapos pagdating sa international arena, alam mo, maporma siya, nandun siya lagi, malambing siya, karinyoso. Di ba may ganun siyang feature eh? So paano mo siya i-assess? Sasabihin mo ba na kasing sama siya ni Duterte o may sarili siyang achievement o hindi siya tulad ng kanyang ama na diktador? Any thoughts, Aling Marie? May sarili siyang strategy, bait-baitan siya. Ang ginagamit niya, yung mga hawak niyang tao sa mga kagustuhan niya. Yun yung nakikita ko sa kanya. Pagdating sa kanya, mabait siya. Pero yung mga gusto niya na mangyari, gaya nitong pagpapahirap sa mga jeepney drivers, sino ba ang napupuruhan dito? Di ba ang LTFRB at saka ang DOTR? Pero sino may kagustuhan ng lintik na face out na ito ng mga jeepney at gusto modernong-moderno? Siya lang naman, di ba? Hindi naman magagawa ng mga ahensya yan eh, kung hindi niya ino-order eh. Ano siya playing safe. Sa totoo lang, prangkan, mana si Marcos, si BBM, sa nanay niya, magaling magpalusot, magaling magbait-baitan, magaling gumawa ng mga bagay na hindi siya ang gumagalaw. Ginagamit niya at pinakikinabangan ng mga taong nasa paligid niya na siyempre, susundin siya, presidente. Yan ang pananaw ko sa kanya. Wala siya pinag-iba sa nanay niya. Sa totoo lang, noong panahon na matandang Marcos, hindi naman si Marcos ang gumagalaw ng lahat ng kasamaan eh. Nanay niya. Kaya alam ko na itong si Marcos, nadidiktahan to ng nanay niya, natuturuan to kung paano. Eh bakit ka nga ba naman bakit ka nga ba po front? Eh ikaw yung presidente, eh di yung utos mo. O, di ba? So, lahat nangyayari. Kung gusto niyang bawian ang mga Pilipino, magagawa niya sa pamamagitan ng mga ahensya. Yan ang masunod-sunuran sa kanya. Kung gusto niya makapagnakaw ng pera, magagawa niya. Gagamitin niya rin mga ahensya gaya ng Pag-ibig. Tataas na naman ang contribution. Gaya nitong HRURB or DSUD. Mga kabanak niyang kanyang piniling pupwesto dyan, di ba? Ang DA. Ipaglaban natin ang ating bansa, gayahin natin si Jose Rizal. Alak kang patay, ikaw muna!
masyado ni ni Aling Marie ni Ata. Tatanungin ko yan si Attorney Enzo maya-maya ah. Hindi ko pero ipapasok lang konti si ano si Duterte. Attorney Toto, ha? Pagdating kay Duterte, tingnan mo kita mo naman siya, di ba? May angas pa rin. Oh, parang bakulaw. Pero may ang tanong ko sa si Attorney Toto, may kamandag pa rin, may angas pa rin eh. Lumalabas pa rin siya sa survey. Tapos, kung titingnan mo, meron siyang pailalim na level of control sa mga general. No? So, ang tanong ko sa'yo, kahit na hindi na siya presidente, paano mo i-assess yung kanyang kapangyarihan? Kasi lumalabas pa rin siya sa mga survey, lumalabas pa rin sa kanya sa mga chismis. Kumbaga, relevant pa rin daw si Duterte. Any comments, Attorney? Ako naman, inaamin ko naman na may asset pa rin siya. At ang unang katibayan dyan, yung marami pang nambubuli sa akin, yan ang katibayan dyan na talagang may asset pa rin siya. Next is, sa totoo lang, natutuwa lamang ako sa sitwasyon at natutuwa dapat ang bayan kasi nagsimula sa magkaibang, magkakalabang panimula ito si Duterte at si Bongbong Marcos. Kung tandaan ninyo, bago naging presidente si Bongbong Marcos ay mayroong mayroong ban sa kanya ang Amerika. Hindi siya makatapak sa Amerika kung hindi siya naging presidente. So, kailangan niya humimod ng mga leader ng Amerika para makapasok doon. Tapos, si Duterte naman, diba, naglabas yung Magnitsky Act dahil sa mga EGKs na dami-dami, binan sila ng US sa ilalim ng Magnitsky Act. Kaya, yan po, dahilan nagyan ang ugat ng galit ng Duterte sa Amerika at kumampi siya sa China. So ngayon, sa sitwasyon ito, nagkontra-kontra sila, panalo pa rin tayo dyan kasi never kailanman na magsisigo o magiging comfortably yung posisyon ng BBM at saka posisyon ni Duterte sa bagay na yan. So ngayon, dagdagan pa yan na mayroong pang ICC, napipresyon palalo. Dagdagan pa yan na napulat na rin ang mata ng grupo ng mga Marcos at saka Romualdez na kailangan pahabain man lang mas mahaba makitandang Apo Marcos ang kanilang magiging pag-aari. Hindi lang 20 years. Kailangan, susunod yan. Kung mas matanda na nga si Sandro na tatakbo sa ng presidente. Kaya kailangan nila takyasin si Sara sa equation. So ngayon, ang nakikita ko dyan, gusto ko lang sundin din ang teorya ni Attorney Yung Espirito. Sabi niya, hindi totoo yan. Ginagamit lang yan ng lightning rod si Romualdez. Kasi ang totoong tatakbo, ang tinitingin niya, hindi man sinabi, pero ang tingin ko na ang tinuturing niya na tatakbo sa sunod na eleksyon ay si Amy Marcos, tatakbo presidente. So, big sabihin, itsapwira nila doon si Sara. Yan talaga mangyayari dyan. Pagkatapos ni Amy, tatakbo na naman yung anak naman ni Bongbong Marcos, si Sandra. Ay, Sandro pala. So, yan po ang nakikita kong equation. At isa ngayon, kampante na po na dahil sa ating pagbablogging, nakikita na ang lahat. Bumagsak na naman ang rating ni Sara ng 3 puntos. Ngayon, ang isa pang binabanggit si Aling Marie kanina, si yung nag-donate ng ilang daang milyon, 100 million ba sa campaign fund, si Jose Acusar, Jerry Acusar. So, ngayon, narinig ko rin, hindi ko lang kung totoo ito, pero mukhang totoo na sinasabi, inaaway nila ni Mahalika at saka ni Glintzong si Acusar. Kasi maliban sa kakampi siya ni BBM, inakusan nila na marami palang kondominium na ginawa ito si Jerry Acusar na binenta sa OFW na fully paid na wala pa rin mga titulo. So ngayon, ang tanong ko, kasi siya yung secretary ng Department of Human Settlement and Urban Development. At sa ilalim nito, ang adjudicating body na Human Settlement Adjudication Commission, tanong, papanalunin ba ng exact yung mga magre-reklamo na bumili ng condominium na wala pang titulo laban kay Acusar, kasi boss nila si Acusar? Isa lang yun sa mga halimbawa na marami silang ginagawa na talagang may conflict of interest. Pangalawang may conflict of interest dyan ay si Fernando Laurel na kaklase daw ata niya nung mali
pero may smuggling na tinuturo sa smuggling si Joe Laurel sa siya po pinaka may-ari ng pinakamalaking fishing company sa Pilipinas, yung Travel Group Companies. At ang ginagawa nila na smuggling ay reverse smuggling. Kung makuha nila na isda sa dagat ay binibenta nila sa barko sa ibang lugar, walang taxes. So ang sa estimates ng US government ay umabot sa 60 billion a year ang nawawala sa tax para sa Pilipinas. Tapos, kailangan pa ng European Union, napaka-strict ng European Union sa mga export na isda papunta sa Europe na kailangan isi-certify ng Europe Fisheries and Aquatic Resources na hindi kinuha sa pagdinamita, hindi kinuha sa troll fishing, hindi kinuha sa pamagitan ng muruami ang mga isda na bitbit. So, para tanggapin sa European Union. So, dahil dyan, nagpalabas ng administrative order ang fisheries, BIPAR, na kailangan ang lahat ng mga barko na magmangingisda ay lagyan ng SIM card para mamonitor kung saan sila nangingisda. Yun. Ang katayuan naman ng mga barko naman ni Akos Anikwa, ni Jude Laurel, ay nagsampa ng petition sa Supreme Court at ang positioning nila ay kasama daw sa kanila yung paghahanap ng lugar kung saan sila mangingisda, kasama raw yan sa trade secret na hindi pwedeng saklawan ng SIM card na mamonitor sila. Kasi sabi nila, pag mamonitor daw sa kung saan, ibibigay daw sa ibang mangingisda, agawin daw ng isda niya, isda nila. So yan, kakaunti lang yan sa mga sinasabi ko na napakaraming conflict of interest na dinala ni Bumbong Marcos sa Pilipinas. Ayun! Nako! Si Marcos, hindi nagtatanong sa asawa. Sumasabit siya. Thank you, Attorney Toto. Attorney Enzo, I'll put you on the spot nga. Sige, kahit saan ka pumunta, Marcos o Duterte. Pero kay Marcos muna, mapaglaro to eh. Ito yung binubulungan ako ng mga kasamahan ko sa politika na sinasabi nila, Ago, Marcos is trying not to be the father. Diba? Kung titignan mo, hindi naman siya ganun kasing ano ni ng tatay niya, sabi, di ba? Tapos, hindi naman siya kasing garapal ni Duterte. Medyo swabbing-swabbe. Tapos, isa pa, Attorney Enzo, sinasabi ng iba, tingnan mo nga, oh, mula sa West Philippine Sea, hindi na siya pro-China, hindi na siya pro-China, anti-China na siya. Tapos, sinimulan niya rin yung peace initiative with the left. So, marami siyang ginawa na hindi maaasahan sa kanya bilang Marcos. So, ang tanong uli natin, Attorney Enzo naman, ikaw, paano mo i-assess? Mapanganib ba to, mapaglaro, o talagang mabait na to at may gumagawa na siya ng mga reformang kailangan? Ang bawat trapo naman na administrasyon na humahawak ng gobyerno ng Pilipinas ay may kanya-kanyang brand ng pagiging trapo. Ibig sabihin, kumbaga may kanya-kanya silang brand ng pagiging trapo. Kung titingnan natin yung panahon ni ERAP, ni Arroyo, si Duterte, lahat 'yan trapo eh, lahat 'yan korap. Ano? Pero mayroon din yang pagkakaiba. Mayroon din yang pagkakaiba in some forms. Halimbawa si ERAP ang packaging niya para sa mahirap. Para sa mahirap. Parang makamasa siya. Yun yung packaging niya. Pero alam naman natin, trapo pa rin si ERAP, corrupt si ERAP. Yun. Kaya kung sa pagiging trapo at corrupt pa rin. Bagamat ang packaging niya ay para sa mahirap. Si Gloria naman, ang packaging niya sa sarili niya, ekonomista siya. Strong Republic, tapos sound ang mga economic policies, kasi ekonomista nga siya, ang focus niya sa ekonomiya. Pero, trapo pa rin siya at corrupt. Di ba? Matindi rin ang corruption panahon ni Gloria eh. Pero, may packaging siya na siya ay, kung kumpara mo kay ERAP, si ERAP nagiinuman sa Malacanang. Parang ginawang barkadahan yung Malacanang eh. 'Di ba? Oo, naalala ko 'yon. Oo. Tapos pero sa pagiging corrupt, ay corrupt din talaga si ERAP at trapo rin.
O si Gloria, hindi naman binastos ang Malacañang, may pagkapino, ekonomista, strong leader, pero corrupt pa rin. So pareho. Basically, yung pagiging trapo at corrupt pareho, pero yung style ng pamamalakad, may pagkakaiba. Si Duterte, ganun din. Ang ano naman ni Duterte, makamasa din siya kasi ang pagkapakita niya ay ano siya, simpleng tao. Yun ngang kanyang sapato, sira-sira na, kumakain pa sa karinderya, nagmumura na parang tambay sa kanto. Kumbaga, yun ang packaging niya sa sarili. Pero sa kabila niyan, corrupt pa rin naman siya at trapo. Kumbaga, ano yung common sa kanila? Ang common sa kanila, lahat sila corrupt at trapo. Pero nagkakaiba-iba sila sa style ng packaging kung anong klaseng administrasyon sila. Si Duterte, pinakita niya, matapang siya, hindi no-nonsense na leader. Kung anong gusto niya, gagawin niya. Parang ganun ang packaging niya, na kalaban niya ang mga kriminal. Pero, alam naman natin kung paano niya rin sinaid ang kaban ng bayan. At sa panahon niya, Trump pa rin ang namamayagpag. O panahon ni Marcos. Iba naman ang style ni Marcos eh. Iba rin kay Duterte. Pero, trapo pa rin siya at corrupt. Ibig sabihin, yung esensya niya, yung substance niya, kung anong klase siya, wala namang pinag-iba sa iba yan eh. Nagkakaiba-iba lang ng para lang naman yung gatas eh. Lahat yan gatas, iba-iba lang yung ano, yung brand. ganyan din ang Marcos. Ang brand ng ano niya, pinalalabas niya na hindi siya kasing garapal sa human rights violations kasi ang approach niya sa war on drugs ay hindi tukhang, kundi may pagrespeto daw sa human rights. Pagdating din naman sa foreign policy, hindi raw siya tuta ng China. Independent foreign policy daw ang susulong niya. At iba pang niyang mga policies, siya daw ay iba kay Duterte. So, medyo rinirepackage niya yung administrasyon niyang iba kay Duterte. Pero, yung pagiging trapo at corrupt, walang question dyan. So, ibig sabihin, parang tayo ngayon, medyo nakakaluwag-luwag kasi at least hindi na itutulad ni Duterte. Pero hindi pa rin ito ang magdadala ng pagbabago sa bayan. Dahil hindi naman talaga ito makamamamayan. Alam naman, makamayaman pa rin ito, elitista ito, trapo pa rin ito, at corrupt pa rin ito. Yung esensya ang titingnan natin, yung substance. Yung mga form lang yan eh. Ang importante sa pagkilala kung anong klaseng leader yan at anong klaseng administrasyon yan, yung substance. Lahat naman yan, sa substance, ulitin ko, trapo at corrupt. Lahat yan, ngayon, ang isang bagay lang, dahil nga medyo iniiba nito ang pamumuno kaysa kay Duterte, at ang isa pa, si Duterte kasi alam nyo, mga kababayan, si Duterte ang style niya ganito, nag-China siya eh, China. Pero hindi niya naman tinigil yung US saka Japan saka European Union. Bakit? Kinalaban ba ni Duterte ang US, European Union at Japan? Pag sinabi mo kasing kinalaban, ibig sabihin dapat hindi niya na pinapasok dito yung mga negosyo niyan eh. Hindi naman eh. Tuloy pa rin naman yung mga negosyo ng US, ng Japan, ng European Union. Ano lang siya, may kunwari lang na minumura ang US, minupura ang European Union. Pero yung esensya ng mga patakaran niya, okay pa rin sa Japan, okay pa rin sa European Union, okay pa rin sa US pagdating sa negosyo at pagdating sa utang. 'Di ba umutang pa rin naman siya sa World Bank? 'Di ba umutang pa rin naman siya sa IMF? Umutang pa rin naman siya sa Asian Development Bank eh. Sino ba ang Asian Development Bank? Japan. Sino ba yung IMF World Bank? European Union 'yan saka US at Canada. So ibig sabihin, nanginabang pa rin siya sa US at Canada. Nanginabang pa rin siya sa European Union. Nanginabang pa rin siya sa Japan. Kaya lang dinagdagan niya pa. Nanginabang pa siya sa China. So ibig sabihin, malawak yung elbow room ni Duterte para makakuha ng napakaraming pera. Lahat halos pinakinabangan niya. Si Marcos,
Nag-limit ang kanyang pwedeng mapagkunan. Kasi dumistan siya sa China, so dito siya ngayon sa US at European Union. So yung pwede niyang ano, kaya makikita natin, yung mga deal sa China, in-stop niya na. In-stop niya na. Yung mga pupunduhan ng China, wala na yon. Yung railways ng Mindanao, yung railways ng Bicol, yung Kaliwa Dam, yung maraming mga dapat punduhan ng China, in-stop niya na. So ang ibig sabihin niyan, medyo lumiit yung source niya ng pondo. Dahil lumiit ang source niya ng pondo, ayaw niya nang may kahati pa. Kasi lumiit na nga ang pondo ko eh. Diba? Yan, mahirap. Kumbaga, na-constrict yung source niya ng pondo. Kaya nga kung ano-anong paraan ang ginagawa niya. Kaya nga may Maharlika fund siya. Kaya nga nagbabiyahe siya kung saan-saan. Para mangutang ng mangutang. Kasi yung China nawala sa kanyang pwedeng mapagkunan eh. Kasi nga, nag-iba siya ng policy. Si Duterte, lahat linaro. Malawak ang pwedeng mapagkunan ni Duterte. Nag-European Union, Japan, US, pati China. At malaki ang nakuha niya sa China. Kaya marami talagang nakuha si Duterteng pakinabang at kurakot. Kaya kaya niyang pagbigyan yung ibang mga mayayaman na trapo tulad ng Villar, ng Strada, ng Arroyo. Lahat niya pinagbigyan eh. Kaya happy lahat eh. Pero sa kanya yung pinakamarami. Itong kay Marcos, hindi pwedeng happy lahat kasi kunti na lang yung natira sa kanya na pwede niyang makuha eh. Gusto niya suluhin na eh. Yan yung pinanggagalingan ng away. Yan yung pinanggagalingan ng away na pwede nating masamantala at nasasamantala talaga naman natin. Pero hindi ibig sabihin yan na hindi na trapo at corrupt si Marcos. Corrupt at trapo rin yan. Kaya dapat rin nating labanan pa rin ang mga policies niya na kontra mamamayan at magpapahirap sa bayan. Ayun, mabigat. Mabibigat po ang analysis. Akala ko magpapahinga na ako dahil 2023 na patapos na. Mabigat po. Ah. Maraming, ako, sana nakita ito ng lahat. Ano yun po, bumabati yung mga ano sa atin. Ha? Very holiday-like ang mga greetings sa atin ngayon. Eh. Pero nakikita nyo naman. No? Happy New Year sa katotohanan at laban lang pabagsakin ng politikong abusado. Morning sa inyo, sabi ni Hine. Mabuhay tayo lahat, padayon. Sige nga, as we try to wrap up, mga 10 minutes, we need to wrap up, no? On the good side of things, and ito, labo-labo na to, pero I'll start with, ano, with Aling Marie. Pero anybody can, ano ha, anybody can inject, no? Aling Marie, Art, ang tanong ko sa inyo, kung titingnan nyo sa picture na to, natuwa ako sa picture na to, eh. Kasi lumalabas talaga, pag medyo bagong administrasyon, even yung pati, no? Katulad dito, si Hontiveros, di ba? Hontiveros, si Franz, tapos si Leila de Lima. So, magkakahiwala yan, ha? Iba-ibang political parties yan. Ha? Parang natanda mo yung nagsisimula si ano rin, si Duterte, ang bumanggamin sa kanya, mga babae. Yung Rappler, puro babae pala yan, di ba? Buti naalala ko nung na-interview si Patricia Evangelista eh, that it is actually a female organization. So kung titingnan mo, talagang bagong administrasyon, bumabangga babae eh. In our case naman, itong si Leila de Lima, France, at Pontivero. So ang tanong rito, knowing na may tagumpay tayo, paano yung nakikita yung 2024 na knowing na bumalik na si Leila, Pontiveros is there, at yung makabayang block headed by France is there as well sa lower house. Aling Marie. Okay. Sa akin, no, sa pananaw ko, ngayon 2024, babae ang mamamayagpag dito sa pakikipaglaban. Kasi, ano eh, ang mga lalaki kasi, instead na kaibiganin ng mga hudas na yan, eh, tinatakot pa eh, no? Dinadaan sa mga pagpatay, sa mga pananakot, sa pagpapakita ng kanilang mga... Eh, mga babae, walang nararamdaman takot eh. Laban eh, laban. Ha? Hindi naman namin ginagamit yung pagiging babae. Ang ginagamit namin dito, yung paninindigan, yung tama, yung katotohanan, yung prinsipyo para ang bayan ay ipaglaban. Babae kami eh. Bakit? Babae rin yung bansa natin eh. Diba? Si Inang Pilipinas. Kaya ngayon na nakikita ko mga mukha ng babae
Lorenzo, Art, and Atty. Toto, paano nyo nakikita yung formation ng opposition for 2024? At least sa picture na to, lumalabas na ilan, Dilima, France, and Ontiveros. Any prospects? Hindi, basta kung ako naman talaga, lilitaw lang yan, hayaan mo na nito na ito. Kasi pag the more nga na kinikriticize natin na pinipersa natin sila, the more na hindi maghihilog mga yan. But anyway, between the Marcos and Duterte, masasabi ko lang, sabi ng iba, lesser evil ang isa, ang isa ay worst evil. Pero kung ako naman tanongin mo, they are both the same evil. Kaya kailangan i-exercise na lahat. So ngayon, pagdating naman sa 2024, inaasahan ko na magpapatuloy ang self-destruction ng grupo ng DDS at saka BBM. At the same time, magkoconsolidate din paunti-unti ang kabilang partido, kabilang bakod. At dito na ngayon, makakakita na tayo ng puwang na kung saan ay hindi na maulit yung kinatawag na ginawa ng Smartmatic na otso diretso. At hindi na maulit yung ginawa sa 1922 ng Smartmatic. So ngayon, medyo nanunan na gising ng lahat ng mga tao na marami na dapat na sa Publicus Asian na survey na bumagsak na naman si Sara, that is an indication that we are very sure na babagsak pa sila, mag-self-destruct, sabay-sabay yan sila. Although, kung minsan, tinitingnan ng iba na parang kunwari lang ang away. Naku, pagdating po sa kunwari, hindi po yan kunwari. Kasi bakit? What is at stake is their power loss. So, malaki nang mga mawawala sa kanila. Next is, magpuporsige na yung pagpumasok yung ICC tsaka yung pagtatanggal ng praktisa sa mga gypsy drivers. Gutom na yan. 30,000 ang sasabi, bumuto doon sila kay Marcos. Ngayon, wala na. Tinawag nila ng traidor. So, yan ang nakikita ko ng mga contributory factors na magdi-diminish mo further ng kanilang hold, ng kanilang corona. So, on my side is, nakikita rin natin ang mga depekto at sa mga kung dapat tama. Lagi natin i-vlog kung anong mga nakikita natin tama at pupunain ang mga depekto. Kasi that's the only way for us na paunti-unti na yung mga kahit yung mga hard-hidden na mga BBM at saka DDS na mga trolls ay naniniwala na rin sila. Kaya nga ako, sabi ngayon, kung magsasalita ako, marami ako mga bullies. Sabi ko, sige, hindi ko kayo palayasin dito. Pakinig kayo para masaktan kayo ng banat ko kay BBM at saka kay DDS. Ginagawa ko na lang ganun. At least, in the back of their mind, kahit na magsasabi pa sila ng kakapi sa kalaban, ay unti-unti natutungko sila. So tayo, patuloy ng our belief here, which we started last year, will move not only one mountain, but may mountains more to come for 2024. And that will set up the stakes correct for 2025, another na kakfight natin sa 2025 May elections. Ayun! Ganun ang sabi ko. Punto, tama yun. Sabi ko nga mga kaibigan, kung gusto nyo makatulong, eto, vloggers para sa katotohanan. Ha? Resort, Aling Marie, Roy, Enzo, Armandy, Kulex, Atty. Toto, pati yung kapihan niya na tago. Yan po ang hanapin yung mga channel. Okay, we're wrapping up very soon. Art and Atty., no? Kayong dalawa. Sige nga, on the positive side of things, hindi ko nga na-expect na gento mag-end ang 2023, sa totoo lang eh. Masama ang loob ko ng 2022, pero very hopeful ako itong 2024. Pero sa tingin nyo, specifically Art and Enzo, paano yung magiging political formation, paano aabante yung opposition, ano yung issue na kakapitan nila? Ha? Ito yung mga picture na nakita natin kanina eh. Isama muna dyan sila France, sila De Lima, Ontiveros, isama muna yung buong Makabayan Black, isama muna rin si Edsel Lagman, isama muna rin siguro si Coco. Okay. Paano, ano ang issue kakapitan nila as we try to move a broader opposition for 2024? Art or Enzo? Hold on, Art. Ikaw ba? Okay. Pasok, Art. Alam mo, sa ayaw sa gusto ng opposition, itutunak sila ng kalagayan eh. Unang-una, lalong lumalala ang sitwasyon. Nung pumasok si, ano, si Marcos, eh talagang ano, nagkawindang-win ang ekonomiya. Eh paano, yung si Lisa Marcos, saka yung kapatid niya, kinopo nila yung agriculture.
Kasi alam nila diyan magkakaroon ng pera, no? Tinodo nila yung importasyon. Pati nga bawang, sibuyas, kamatis, ini-import galing sa China. Kaya lalong nabulok ang ating ekonomiya. Bumaba na nga ang ekonomiya natin from 49% noong mga 1946, ngayon 19% na lang. Tapos dahil dyan, mahal ang bilihin. Yung bigas, umaabot na 70 pesos sa kilo eh. Sana napunta yung pangako ni Marcos na 20 pesos per kilo. Wala, no? Yung asukal, ganun din. 70 to 120 pesos isang sako ng asukal. Eh talagang para ka ng ano, bumibili ng ano, ng ginto. Yan. Kaya yung sinasabi ni Marcos sa Taliano Gold, ay nako, hindi totoo yan. Ang naging gold, no, yung ano, yung presyo na hindi maabot ng mga tao. Kaya dahil sa ano, siyempre, sikmura ng mga taong kumaka ng managdidikta sa kanila na magising sa katotohanan. Kaya nga itong mga DDS, kapit na kapit kay Duterte kasi meron silang na kahit pa paano nakakatanggap sila ng bienes mula kay Duterte o kay Marcos. Kaya ang ginagamit pa rin ni Marcos, sorbet, popular pa rin sila. Si Sara, hindi nagbabago popularidad. Si Marcos, tumataas ang popularidad. Paulit-ulit na ng panluloko yung ginagawa nila. Pero sa dumarating na rin sa punto, sawan-sawa na tao sa panluloko. Sawan-sawa na yung mga tinasabi nila na, oh, GNP natin tumataas ang problema, hindi naman nakakain yung GNP. No? Eh, lalo talaga na ano. Kaya yan ang magtutulak sa oposisyon na, ano, na magbuo. Total, may isang taon pa naman, 2024, ang eleksyon sa 2025. Hayaan lang natin sila na magboxing, shadow boxing. Pasikatan sila. Pero habang ang oposisyon gumagalaw, inoorganisa yung mga tao, andyan naman yung makabayan. Eh. Hindi naman natutulog ang makabayan. Eh. Andyan pa rin yung mga ibang mga progresibong organisasyon. Katulad ng ano, Bunyog, Nagkakaisa, yung Partido Manggagawa, Partido Lakas ng Masa, Akbayan, eh, walang patutunguhan kundi mapalakas ang oposisyon. At siyempre, itatapon din ng mga tao yung bulok na politiko. Eh, kung yan pa rin ang ihahalan nila, tsaka siyempre, kung naman daraya pa rin ang COMELEC, eh, talagang boycott na tayo, huwag na tayo maniwala sa eleksyon. Dahil ang eleksyon, hindi naman napapabuti ano yan, ang buhay ng tao. Dalawang eleksyon na niloko tayo ni Duterte, 2019. Oh, naihalal niya yung mga tantado niyang ano, mga senador, sila Bonggago, si Batomato de la Rosa, naipasok niya si Robin Padilpat. Kaya nga masamang balita nga ngayon eh. Ito si Coco Pimentel, hindi pa natuto eh. Nakikipag-isa na naman kay Robin Padilpat o Padilla para palakasin daw yung padapa-daban. Ay nako, talagang to si Coco, oh, hindi na natuto eh. Pang-oposisyon eh. Yung panakakampi na naman kay Dutae. Ano ba yan? Hindi na natuto. Kaya wala tayong pag-asa sa mga traditional politician. Wala tayong pag-asa sa mga bulok na politiko. Ang pag-asa na lang natin, hawakan ang ating kinabukasan. Lumaban para sa katotohanan. Ayun. Maganda. Yan ang dapat natin panghawakan. Attorney Enzo, we need to wrap up now. Pero kung titignan mo yung comment section, normal sa Pilipino to eh. Kung titignan mo yung comment section, very consistent na upbeat ang tao. Gusto nila yung mangyayari sa New Year. Ganun naman tayo, di ba? Kahit may challenges, sige, lalaban tayo for 2024. So, ang tanong rito, wala namang solid pang aligned na ano, organisadong opposition. Pero, alam natin, nagkaroon ng disunity, yung unity team. Malinaw yun. So, ang tanong sa'yo, Enzo, ano yung makikita ng tao sa formation ng opposition? O ano yung dapat makita at maasahan ng mga tao sa darating na 2024 mula sa lente ng opposition? Una, expect tayo na ang bangayan ng unitives ay lalong titindi. Kasi, unang-una,
simula pa lang ng taong 2024, January 4 pa lang, naka-schedule nang magkaroon ng pagdinig ang National Telecommunications Commission tungkol sa suspension ng SMNI. Suspended na, pero preventive suspension pa lang 'yon. Ibig sabihin, hindi pa 'yan yung penalty talaga. At naka-schedule na, may order na ang NTC para dinigin ang kaso ng SMNI January 4. So, ibig sabihin, mainit na naman yan na isyung SMNI na yan. Pag January 23, si Kibuloy naman ang iimbestigahan ng Senado. Yung mga krimen niya naman sa human trafficking, child trafficking, at paggamit ng relihiyon sa human trafficking. So, matindi na naman yan. Lahat yan, tao ni Duterte, nakasalang ngayong January. At ang ICC, ngayong taon na 2024, sa tingin ko, ano na yan? Mainit na issue yan. Malamang nga, baka desisyon na ng gobyerno kung papapasukin talaga ang ICC o hindi. Nung isang araw, narinig naman natin si Rimulya, hindi na siya hardline na hindi papasukin ang ICC. Ang sabi na ni Rimulya, kung papasok sila, dapat ang sundin na rules ay yung rules natin. O, di parang makikita mo, iba na ang tono . So lahat ng ito, nakadirect against sa Duterte. Kahit yung kaso ni Duterte na isinampa ni Franz Castro, January din didesisyonan. So ang January 2024, sisimulan ka agad ng mga salbo at atake kontra kila Duterte. Kaya ngayon pa lang makikita nyo, ngayong December, si Kibuloy, pinagsasalita na yung kanyang mga tao, pinagtatanggol na siya, masyado agresibo na. Tapos yung mga DDS, tingnan nyo, tinitira na talaga ang mga Marcos. Ano na to? Open warfare na. O, open war na to . Hindi na ito yung may tantsahan pa. Kahit si Sara Duterte, hindi na hinihatid si Marcos nung tumulak papuntang Japan. Hindi na rin umatid sa Malacanang nung permahan ng national budget. At nagiging madalas ang mga statements ni Sara, parang presidente na ang tingin sa sarili niya . So, ang 2024 ay magiging mainit na banggaan ng UNITIBS. Sa sitwasyon, at saka, nakikita nyo, kahit yung mga military, retired at nagsasalita na para talaga sa Duterte, masyadong vocal. Yung PM Ayer, yung Clemente ba yon? Enrique Clemente, yung dado? Ano yon? Talagang vocal na tagapagsalita ng Duterte. At, sa tingin ko, may mga pinaplano itong mga grupo nila Parlade, itong grupo nila Esperon, itong mga associated kila Kibuloy, kila Celes. Si Celes, kung titingnan nyo yung programa nila, kahit na sila suspendido na ng MTRCB at saka ng NTC, matapang pa rin si Celes, hinahamon pa rin sila Marcos. So ibig sabihin yan, handa sila sa banggaan sa 2024. At ang posible yan na dumating sa punto ng mga destabilisasyon. Kahit sabihin pa natin kontrolado ni Marcos ang military, mayroon pa rin hawak si Duterte sa military. At kung tinudo-tudo talaga ang pag-atake sa kampo ni Duterte, tulad ng sinasabi natin, sa tingin ko, mag-aaring tumungo ito sa open na banggaan. Ngayon, kaya nga tayo dapat ang mamamayan, tayo sa oposisyon, tayo sa truth bloggers, ipaliwanag natin sa tao ang totoong nangyayari. Tayo yung dapat mag-guide sa bayan . Kasi si Duterte, ipapackage nila yung sarili nila na sila yung oposisyon kay Marcos. Hindi, dapat ipakita natin tayo ang oposisyon, hindi si Duterte. Yun yung dapat na line natin. Kaya dapat tayo mas maging aktibo sa darating na 2024 sa ating vlogs. Lagi tayong magbigay sa tao ng kapaliwanagan. Kasi kailangan ng tao ng guide. Paano titingnan itong pangyayaring ito? Ano bang tingin natin dito? Ano bang tingin sa ganyan? At lalong maging maiinit yan kasi October 2024, filing of candidacy na. Filing of candidacy na. Sa katunayan, kahapon, noong 29 December, deadline ng filing para sa mga political parties at party list na mag-express kung tatakbo sa 2025. Nag-submit ang Bunyog kahapon. Nag-submit kami nung 29 kasi yun yung deadline. Ibig sabihin, ang calendar ngayon, pang-eleksyong 2025 na. Pang-eleksyong 2025 na. Marami na namang mamamatay dyan.
At saka, October 2024, filing of candidacy na yan. By January 2024, pipiliin na talaga kung sino yung magsusupply ng mga vote counting machines. Kaya nga sa totoo, ganito. Yung laban natin nila Retired General Eli Rio para sa hybrid elections, mahirap nang mangyari yan ngayon. Kasi election ano na, fever na, nagsasubmita na ng mga requirements para sa election sa 2025. Hindi natin nakamit yung hybrid elections ngayon, pero ilalaban natin yan ng tuloy-tuloy. Magkakaroon, hindi lang, at tingin ko, hindi na yan ang focus ngayon. Kasi maghahanda na talaga tayo sa election. Pag hindi tayo naghanda sa election ngayon, tatalunin tayo sa 2025. Pupurutin tayo sa kangkungan. Sa totoo lang. At kaya nga, yung oposisyon, kailangan ding magsama-sama eh. Nakita ko yung part, yung picture, nandun si Dilima, nandun si Leni, nandun si Culminares, nandun si Franz Castro. Ano? Yung picture nung Christmas party. Sana hindi lang sila sa Christmas party magsama-sama. Sana magbuo sila ng isang koalisyon na party. Koalisyon ng lahat. Ang sabi ko nga eh, pwede namang magbuo ng isang koalisyon. Nandun ang Liberal, nandun ang Makabayan Black, nandun ang PLM, nandun PLM nila, Luke Spirito. Nandun ang Bunyog, nandun ang Akbayan, nandun ang mga personahe ng oposisyon, magsama-sama. Kasi sayang ng oportunidad. Nag-aaway-away ang UNITIBS, dapat tayo, mas humihigpit dapat ang pagkakaisa. Ang problema, parang ang tendensya pa kasi magkanya-kanya eh. Ibig sabihin, may common enemy tayo pero kanya-kanya tayong galaw. Walang pagsasama-sama. Hindi rin maganda yun eh. Mas magandang may pagsama-sama. Di ba? Kasi ano yun? Kasi ang kinakatakot ko, kung maulit na naman yung 2019, may line up yung LP. Pero yung Makabayan Black, hindi kasama sa line up. Hindi rin kasama sila Luke. Si Toto, tatakbo. Dapat ikonsidera ang pagkakaisa ng lahat ng oposisyon eh. Para mas may lakas tayo. Habang nag-aaway-away ang UNITIBS, tayo dapat mas lumalakas ang pagkakaisa. Para mas makita ng bayan na tayo ang totoong oposisyon. Hindi si Duterte. Okay. Kasi magpapanggap si Duterte silang oposisyon eh. Hindi dapat. Yan yung challenge sa atin sa 2025. 2024. Lilinlangin na naman ng tao. Lilinlangin na naman ni Duterte tao. Naku, unahan na natin. Kung magpakilala na talaga tayo, na tayo ng taga-oposisyon. Dapat malinaw yung oposisyon kasi pag hindi natin inangkin yung salitang oposisyon, si Duterte ang kumporong oposisyon. Naku. Mga kaibigan, petition truth blogger. Tama. Usapan natin yung internally, kailangan kasi ma-project yung salitang opposition eh. Correct. Hindi, nangyayari ngayon, upos. Upos na sila yung opposition. Ang problema dyan, pag tumalanay tayo sa traditional na politician, eh, talaga upos ang mangyayari ng opposition. Actually, nung in-interview ko si Ronald Yamas nung isang araw, sinabi ko sa kanya na malinaw to na ang channel pong ito, opposition ito, mula to sa lente ng opposition. Hindi to basta vlog ng vlog kasi kapoy, aktibo po kami on the ground. Ginagamit namin itong platform para magturo at mag-edukan ng sambayanan. Okay mga kaibigan, maraming salamat po. Attorney Enzo Recto, Aling Marie, Attorney Toto, and Art Garcia, of course, ang ngalan po ni Roy Japantus, ni Zork, ni Kulex, at ni Armandy. Nagpupugay po kami mula sa vloggers ng tunay na oposisyon. Binabati po namin kayo ng isang magandang kapaskuhan at isang manigo, makabuluhan at palabang Happy New Year po. Mabuhay po tayong lahat. Tuloy-tuloy po ang laban natin. Wala pong sukuan. Sa alaala ni Kapersi, tuloy-tuloy po ang isang malayang pamamahayag na walang takot at puno ng katotohanan. Tudo! Okay, may sasabihin ako. Happy New Year! May sasabihin ako, nakalimutan natin lahat na umaasa pa rin ako sa numero 11 at kahiwalay si Katrin, Katniel, 11. Tapos nagpa-picture noon si BBM at si Sara noong December ng year-ender nila, November pa lang 11, wala na sila. Tapos si Sara, kinain niyang 155 million